up. If you with it, drop it. Throw your hands up. If you with it, drop it. Ano ba ang dead dip? Okay, maraming klase ng dead dip. First is yung conventional dead dip, sumo dead dip, and then RDL, also known as Romanian dead dip. But today, we're going to discuss conventional dead dip. Okay, ano ba ang dead dip? Most of the time, ang daming pumunta sa gym, eh maraming mga lifters, ini-ignore ang dead dip. Hindi nila alam na napaka-importante ng program ito. Okay, ano ba ang advantage? Okay, ang deadlift is considered as compound workout. Okay, what is compound workout? When we talk about compound workout, we are training most of our muscles in our body. Okay? Example, bench press, squats, overhead press, maraming klase ng compound workout eh. And isa sa mga compound workout is yung pinatawag natin na deadlift. Okay? So, pag nag-compound workout tayo, natitrain ang ating traps, shoulder, upper chest, okay, lats, lower back, glutes, core, quads, and hamstring, and even our tongue. Okay? So, ganun ka-importante ang deadlift kasi consider siya as compound workout. Okay? Maraming hindi pinaperform to. What is the reason why? Una-una, they don't know the purpose of deadlift. Pangalawa, they don't even know how to execute properly. Okay? So, maraming pupunta rito, hindi kasi hindi naman nila alam eh. Okay? So, mamaya, i-discuss natin what are the steps. Okay? Kung paano ba ina-execute ng tama ang deadlift. Another thing is, kapag pina-perform natin ang deadlift, okay, yung mga goal natin kapag pumunta tayo sa gym is na-meet natin. Like for example, pumunta ka sa gym, gusto mo mag-lose weight, perform ka ng deadlift. Okay, consider as compound workout dyan eh. Gusto mo magpaganda ng katawan, mag-gains ng weight, and mag-gains. Okay, perform ang deadlift. Ganun siya ka-importante. But ulitin ko nga, marami pong hindi nagpe-perform ng deadlift. So mamaya, okay, panoorin nyo ng video na to, okay, i-discuss natin what are the steps, okay, when you're going to execute deadlift. Alright? Alright, first step tayo guys. Okay, so paano ba ginagawa ang deadlift? Okay, first step is dapat proper yung stance natin. So bago natin i-perform yun, dapat tama yung approach natin sa bar. So paano ginagawa yun? So lapit tayo sa bar, approach natin yung bar. Okay, yung distance na ginatawag from away from the bar, yung shin bone natin, okay, yung suwat ng shin bone natin away from the bar is 1 inches to 1.5 inches. Okay, napaka-importante nun. Bakit? Okay, kapag malayo tayo sa bar masyado, okay, ang nangyayari, kapag binuhat natin or nilift natin yung weights, may tendency na ma-balance tayo at masyado mahupo yung lower back natin. Okay? Which can cause injury. So, napaka-importante nun. So, ulitin ko. First step natin, approach natin yung bar. Okay, ang guide natin dyan, 1 inches to 1.5 inches. So, dapat as a lifter, nakikita mo dapat yung shoelace mo. Okay? So when it comes to stance, meron tayong dalawang klase ng stance. Okay, first stance is yung tinatawag natin na narrow. Yung ibang power lifter, okay, komportable sa narrow. Example, ako, malakas ako sa narrow. Ito yung aking ginagamit. Meron naman, malakas sa shoulder width. Okay? Like for example, ako, malakas ako sa shoulder width. So, ito yung usual na ginagawa ko. Okay? So, ulitin natin. First step natin is approach the bar and proper stance. Okay? Second step tayo, guys. Okay? Second step natin,
we should know the proper gripping. Okay, when it comes to proper gripping, meron tayong tatlong types. Okay, so first is yung tinatawag natin na overhand grip. Second is yung over and under or mas kilala sa alternate grip. And third one is yung tinatawag natin na hook grip. Okay? So, paano ba pina-perform yun? Okay, so, huwag ako para mas ma-explain natin. Okay, first gripping natin is yung tinatawag natin na overhand grip. Ganito po siya. Okay? Yung palm natin is naka-base sa ground. Okay? So, ganun po siya. Second grip natin is yung tinatawag natin na over and under. Baka siya tinawag na over and under is yung isa naka-overhand, yung isa naka-underhand. Yung isang kamay natin, yung palm natin, naka-base sa ground. Okay? Yung isang kamay natin, naka-base sa taas. Okay? Siya tinawag siya na over-under or mas kilala sa alternate grip. Okay? Yung third natin is yung medyo difficult. Okay? Yung tinatawag natin na hook grip. Mostly, ang gumagamit na nito yung mga professional lifter. Okay? So, yung paano ba pina-perform to? Yung thumb natin, okay? Iipitin natin ng ganito. Ayan. Okay? Tapos, the rest ng fingers natin, i-hook yun or ilalak siya. So, ako, hindi pa naman ako professional lifter, hindi ko siya ginagawa. So, most likely, ang ginagamit ko is overhand or over and under. Okay? So, meron na tayong proper gripping. Kasama sa second set natin sa proper gripping is yung position ng ating kamay away sa binti natin. Example, proper na yung stance natin. So, gigrip na tayo. So, gagawin ko, overhand grip. So, yung iba, prepare na malayo. Okay? So, depende lagi yan sa comfort zone mo. Okay, yung iba naman, prepare na naka align lang sa shoulder width mo. Alright? Example, sa powerlifter, okay, mas prefer ko, mas comfortable ako na yung level ng aking kamay away from my top, hindi, is naka-align lang sa aking shoulder width. Okay? So that's the second step, proper gripping. Alright? Okay, so third step tayo guys. Okay? Ano ba ang third step natin? Third step natin is yung proper hinge natin. Saka pang-preparation. Okay? So, paano ba ginagawa yun? Okay? So, gawin natin yung first step. Okay? Proper stance. Push the bar. Okay? 1.5 inch. Away from the bar. Second is choice of your grip. So, ako, choice ko ngayon is yung overhand grip. Okay? So, overhand grip, pag nag-overhand grip na tayo, just make sure na hindi pa nag-touch yung shin natin. Okay, paano ba i-execute yung proper hinge? Okay? Pag sinabi natin hinge, imahaba natin ng konti yung ating pwetaan at ilalabas. Okay? For example, ganito. Okay, so yan ang tinatawag natin na proper hinge. Okay? Now, paano natin malalaman na naka-proper hinge na tayo? Paano natin malalaman na pwede na tayong execute? Okay, kung mapapansin nyo kanina, in-explain ko na dapat yung shin bone natin is merong distance na 1.5 inch away from the bar. Okay, so pag nag-hinge tayo at yung shin bone natin is dumikit na sa mismong bar, okay, proper hand grip ka, dumikit na yan, okay, yung glutes natin, okay, medyo nakalabasan ng konti, that's the time na pwede tayo mag-execute. Pero bago yun, dapat prepare din yung ating likod. Paano po ba ginagawa yun? Meron tayong tinatawag na hyperextend, meron tayong tinatawag na neutral spine, okay? Much better kung naka-neutral spine lang tayo. Yung iba kasing ginagawa, nag-hyperextend sila. So, ang nagiging cause nun is nagka-masyadong may stress yung ating lower back. Pangalawa, pag inangat mo siya, medyo mabigat na yung ating nililip, wala na tayong pressa, pataas. Unlike kapag naka-neutral spine ka, like for example, okay, naka-neutral spine lang ako, hindi ako nakakuba, hindi rin ako masyado naka-hyperextend, okay? So, ang tendency nun, pag inangat mo siya, meron pa akong alawan para i-grip siya naman kayo. Okay? So, that's the third step. Okay, so let's move on to fourth step. Tapos na tayo for second, third. Okay, ano ba yung fourth step natin? Fourth step natin is yung tinatawag natin na breathing and racing. Okay? So, paano po ba pinag-perform yun? So, ano ito siya ginagawa? Example, I'm going to execute. I'm going to lift this weight. Okay, so first step, approach the bar. Okay, proper stance. Proper distance away from the bar. Okay? Choice of your grip. Then, proper hinge. Okay?
So pag i-execute natin dito, kailangan natin ng proper breathing and bracing. Okay? So ano po ba yung tinatawag natin na proper breathing and bracing? Okay? Proper breathing is yung tamang paghinga o tamang pagkakasok ng hangin sa aming katawan. Example, okay, mag-i-inhale ako, okay, gamit ang aking bibig, tapos ipapasok ko siya sa aking tiyan. Okay? So that's the breathing. Okay? Sa bracing na tinatawag natin, hindi ko siya iba-vacuum. Okay? So pag-inhale ko, dahil ko sa tiyan, hindi ko iba-vacuum, pati itigasin siya. Okay? Patitigasin natin. So pag matigas to, alam niyo yung parang piniprepare niyo sarili mong susuntukin. So matigas siya. So pag matigas yan, pati yung likod natin, matigas yan. Naka-ready siya. Okay? So yun yung tinatawag natin na bracing. Okay? So para pag nilit ko to, kaya-kaya ko siyang buhatin kasi matigas yung aking core muscle. Okay? So ano bang advantage kapag pinaperform natin to ng maayos? Kapag may breathing tayo and bracing. Unang-una, we can lift heavier weights. Kasi matigas yung core muscle natin eh. May brace tayo. Pangalawa is may iwasan natin may injury. Kasi ang deadlift, hindi siya talaga totally naging effective pag masyadong magaan. So we need to lift heavy weights. Pero yung alam mo, kaya mo na. So para ma-perform na maayos yun, kailangan mo na tinatawag na proper breathing and bracing. Okay? Okay, so last step na tayo. Okay, last step natin is yung execution. So gagawin na po natin siya. Okay, consolidate natin yung bawat step. First step, approaching the bar, proper stance. Okay? So 1.5 inches. Choice of grip. Okay, proper hinge. Breathing and bracing. And then saka natin siya i-execute. Now, paano ba ang tamang pag-execute? Okay? So pag i-execute na natin yung deadlift, okay, just make sure na yung mga arms natin is nakatight. Okay, gigil ka sa mismong bakal. Okay, yung forearm mo, yung arm natin, yung shoulder, is dapat tight yan. Even yung lats natin. Okay, huwag nyong i-relax. Okay? At the same time, so hindi ibig sabihin na nakatight yan is aangat mo na yung body. Okay? So huwag natin i-aangat. Lagi natin iisipin na yung forearm natin, shoulder natin, tsaka lats natin is tali lang. Nakahang lang siya. Okay? So hindi mo siya iaangat. Alright? So para nakahang lang, okay, pag itutulak na natin, ang una natin gagamitin pwersa is yung ating lower muscle. Okay? Lagi natin i-imagine na nag-leg press tayo. Okay? So ganun, balik tayo. Okay? So nakatight siya. Okay? Yung mga forearm natin. Okay? And then yung lats. Ngayon, i-execute natin. Itutulak ko na ng ating legs. So, gagawin ko siya. So, for example, pag inangat ko na siya, and, okay, pagdating sa middle or sa gitna, okay, i-engage natin yung ating glutes at hamstring. So, pag sinabi natin engaging, hindi ibig sabihin na mag-hyperextend tayo. So, pwede mag-pass ng injury yan. Okay, baba ko lang. Alright? Okay, kung mapapansin nyo, kung saan ko siya pinikap, doon ko rin siya binaba. So, yun yung proper execution. So, once na nilip natin, engage yung glute hamstring, kung saan mo siya pinikap, doon mo lang din siya ibaba, hindi mo ipo-forward. So, pwede kasi mag-cross ng injury yun, tsaka balance. Alright, so ulitin ko. First step, consolidate natin. Okay, approach the bar, proper distance, choice of stance, choice of grip, okay, proper hinge, breathe and brace, okay, tight muscles, then execute. Engage your glutes, hamstring, and then saka natin baba. Okay? So that's it.